Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating talakayan para sa ika-apat na markahan. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa karapatang pagtao bilang bahagi ng ating Module 2. Para sa pamantayan sa pagkatuto, nasusuri ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. Kapag natapos mo na ang module na ito, ikaw ay inaasahang una na kapagpapaliwanag ng konsepto ng karapatang pantao at mga batayan nito. Ikalawa, nakasusuri ng bahaging ginagampanan ng mga karapatang pantao upang makatugon sa iba't ibang isyu at hamong panlipunan. At pangatlo, ay napapahalagahan ang aktibong pakikilahok ng mamamayan batay sa kanilang taglay ng mga karapatang pantao. Pag-usapan natin ang kahulugan at kahalagahan ng karapatang pantao. Ang mga pangangailangan ng tao ay dapat matugunan upang siya ay mabuhay. Karapatan ng tao na matugunan ang kanyang mga pangangailangan upang siya ay mabuhay ng may dignidad bilang tao. Ang mga karapatang pantao ay ang mga karapatan na kinakailangan para sa ating buhay bilang tao. Kung wala tayong karapatang pantao, hindi natin lubusang magagamit at mapapaunlad ang ating katangian, ang ating talino, talento, at ang ating espiritualidad. Ang karapatang pantao ay mga karapatan na tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay isinilang. Ang pagkakamit ng tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, bahay, edukasyon, at iba pang pangangailangan ay nangangahulugan na nakamit na niya ang kanyang karapatan. Ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay bahagi na ng pagiging tao at hindi na kinakailangan pang ito ay kilalanin ng pamahalaan sa Estado sapagkat likas na itong bahagi ng tao. Mahalagang malaman ng ating karapatan upang matamasa natin ang mga pangunahing pangangailangan bilang tao. Sino mang umagaw sa ating pangangailangan o kumitil sa ating buhay ng walang dahilan ay lumalabag sa ating karapatan bilang tao. Maaari tayong dumulog sa hukuman kung sakaling nahahadlangan ang ating mga karapatan. Ang pagkilala sa karapatang pantao ay pagkilala sa karapatan ng iba. Ang pagkilala sa karapatan ng iba ay nagsasaad ng ating obligasyon na igalang ang karapatan ng lahat ng tao. Kung lahat ng mamamayan ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, malaki ang posibilidad ng kapayapaan sa lahat ng aspekto ng ating buhay sa lipunang Pilipino. Mga batayang legal ng karapatang pantao. Ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay nakabatay sa mga ginagawang batas sa Pilipinas at sa mga pandaigdigang kasunduan. Bagamat ang tao mula sa kanyang pagsilang ay may karapatan dapat na matamasa na. Nakakasiguro tayo kung ito ay nakasulat sa ating batas upang magsilbing sandigan kung sakaling hindi natin natatamasa ang ating mga karapatan. Nagtakda ang United Nations ng isang pangkalahatang pamantayan ng karapatang pantao para sa lahat ng bansa noong 1948 nang itatag nito ang Universal Declaration of Human Rights o ang UDHR. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, kinikilala ng pamahalaan ang kanilang obligasyon na siguraduhin lahat ng mga tao, mayaman at mahirap, lalaki o babae, at mula sa anumang lahi at relihiyon ay tatratuhin ng pantay. Kabilang sa mga ito, ang karapatang all human beings are born free and equal in dignity and rights. Everyone is entitled to their rights and freedom. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. All adults have the right to marry and raise a family. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. Everyone has the right to freedom of thoughts, conscience, and religion. No one shall be held in slavery or servitude. No one shall be subjected to torture or to cruelty. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. Everyone has the right to take part in the government of his country. All are equal before the law.
Everyone has the right to seek legal help if his rights have been violated. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. Everyone, as a member of society, has the right to social security. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable condition of work, and to protection against unemployment. Everyone has the right to rest and leisure. Everyone has the right to a fair and public trial. Everyone is innocent until proven guilty. Everyone has the right to travel wherever he wants. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family. Everyone has the right to education. Everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share in scientific advancement and its benefits. Everyone has the right to seek asylum in other country. Everyone has the right to a nationality. Everyone is entitled to social and international order to fully enjoy his universal rights. And lastly, everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. Narito naman ang katipunan ng mga karapatan sa Saligang Batas ng 1987. Ang pamahalaan ng Pilipinas ang isa sa mga bansang nagbigay ng mataas na pagpapahalaga sa dignidad at mga karapatang pantao. Bilang patunay, malinaw na inilalahad sa Article 2, Section 11 ng Saligang Batas ng 1987 ang pagpapahalaga ng Estado sa karangalan ng bawat tao at ginagarantiyahan nito ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Inisa-isa ng Estado sa Article 3 ng Saligang Batas ng 1987 ang katipunan ng mga karapatan o ang Bill of Rights, ang pinagsama-samang karapatan ng bawat tao mula sa mga dating Saligang Batas at karagdagang karapatan ng mga individual na nakapaloob sa Section 8, 11, 12, 13, 18-1, at 19. Ayon sa aklat ni De Leon at mga kasama noong 2014, may tatlong uri ng mga karapatan ang bawat mamamayan. Narito ang mga uri ng karapatan. Una, natural, mga karapatang taglay ng tao kahit hindi ipinagkaloob ng Estado. Halimbawa, karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng ari-arian. Pangalawa, constitutional, mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. Sa ilalim ng ating karapatang konstitusyonal, mayroon tayong tinatawag na karapatang politikal, kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatatag at pangangasiwa ng pamahalaan. Pangalawa ay ang karapatang sibil, mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na maging kasiyasiya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais ng hindi lumalabag sa batas. Ang pangatlo ay ang karapatang socio-economic, mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomikong kalagayan ng mga individual. At karapatan ng akusado, mga karapatan na magbibigay proteksyon sa individual na inakusahan sa anumang krimen. Ang pangatlo sa ating uri ng karapatan ay ang statutory, mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Halimbawa, karapatang makatanggap ng minimum wage. Ang mga sumusunod ay karapatang pantao na kinikilala ng Estado ayon sa Saligang Batas ng 1987. Una, right to life, liberty, and property. Right against unreasonable searches and seizures. Privacy of communication. Freedom of speech, right to a free press, freedom of assembly, the right of petition. Freedom of religion, liberty of abode and the right to travel, right to information, right to form associations, right to just compensation, non-impairment clause, free access to court, right of person under custodial investigation, right to bail and against excessive bail, right of the accused, privilege of writ of the habeas corpus, right to a speedy disposition of the cases, right against self-incrimination, right to political beliefs and aspirations,
prohibition against cruel, degrading human punishment, non-imprisonment for debts, right against double jeopardy, and last, ex post facto o bill of attainder. Mayroong dalawang partidong sangkot sa realisasyon at katuparan ng mga karapatang pantao. Una ang rights holders. Ito ang lahat ng mamamayan, anuman ang edad, lahi, kasarian at relihiyon. Lahat ng tao ay rights holders. Bilang mga individual, may kaakibat itong pananagutang alamin, angkinin at ipagtanggol ang kanilang mga karapatang pantao. At ang pangalawa ay ang duty bearers. Ito ang mga taong may responsibilidad at pananagutang ipagtanggol, isulong at isakatuparan ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Obligasyon ng Estado na irespeto ang karapatang pantao. Obligasyon ng Estado na proteksyonan ang mga mamamayan mula sa pang-aabuso sa karapatang pantao. At obligasyon ng Estado na tuparin ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Kanino ka magrereklamo kapag may mga paglabag sa iyong karapatan? Kapag bahagi ng gobyerno, halimbawa ay pulis, militar, korte at iba pa, ang nang-abuso ng tao, ito ay isang human rights violation. Maaari itong i-report sa Commission on Human Rights. Kapag sibilyan o pribadong tao ang nang-rape, pumatay at iba pa, ito ay krimen. Sa pulis ka dapat pumunta. Kapag ang biktima ay kabilang sa marginalized, disadvantaged o vulnerable sector, ito ay isang krimen at human rights violation. Sa pulis ka pumunta at sa Commission on Human Rights ka dapat mag-report. Hindi sapat na batid mo lamang ang iyong mga karapatan. Hindi dapat ito nagwawakas o tumitigil sa ating pagtukoy lamang sa mga ito. Tungkulin at responsibilidad natin bilang mga mamamayang Pilipino na isulong at pangalagaan ang mga karapatang pantao. Ang ating pag-alam, pag-angkin, at pagtatanggol sa mga karapatang ito ang mga tunay na manifestasyon ng isang aktibong mamamayan ng Pilipinas. Gamitin ang mga karapatang ito nang may pananagutan upang aktibo tayong makiisa at makialam sa mga issue at hamong panlipunan na ating kinakaharap. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa. Hanggang sa muli nating talakayan, paalam!